Mabuhay kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Apektado ngayon ang supply chain sa Amerika ng kakulangan sa truck drivers doon. Kinwento ng ilang Pinoy-American truck drivers kung gaano sila kabisi dahil dito. Nagpapatrol, Bev Llorente. Isang napakahalagang tungkulin ang ginagampanan ng mga truck drivers para sa delivery ng mga supplies, mapalokal man ito o international. Pero dito sa Amerika, mayroong lumalaking kakulangan sa truck drivers at nagdudulot ito ng malaking aberya sa supply chain. Dahil kasi dito, nadedelay ang mga shipments at tumataas din ang mga bilihin. Dito ko maraming barko nakatenga sa LA ngayon, sa dagat. Dahil hindi lahat maipasok at maideliver kaagad. So that's causing price increase in products, maging yung sa fuel, mahal ang fuel ngayon, tumataas ang presyo ng gasolina. So all of that, pag pinagsama-sama, means increase in prices. Magtatatlong taon ng truck driver ang PhilAm na si Joel De Vera. Ang ruta niya ay Los Angeles hanggang Las Vegas. Kwento ni De Vera, sobrang busy sila ngayon dahil sa shortage ng truck drivers. Aming shipment out of LA right now. They need drivers, we're hiring. At marami din mga trucking companies, mga recruiters na tumatawag sa akin. At nag-offer ng mga sign-in bonus. So malaki yung demand ng mga drivers na ngayon. Para naman kay Hezron Certifico, bagamat malaki ang kita bilang isang truck driver, sakripisyo naman ang mawalay sa pamilya dahil sa ginugugol niyang oras sa daan. Sometimes from Idaho going back here in Las Vegas, so kailangan drive straight na talagang more than 10 hours. Because we're only allowed 11 hours driving a day. And after that, we have to take like 10 consecutive hours of break. So sometimes, kailangan mo talagang 7 hours, talagang non-stop, talagang just to deliver the load on time. Ayon naman sa isang transportation company, mahirap maghanap ngayon ng mga truck drivers. There is not enough trucks and trailers on the road. The new equipment is not coming, it's not coming in. You cannot buy trucks, trailers. So it's all affecting the transportation prices. The same thing with the drivers. It's lack of drivers, right? Nobody wants to work, really. So it's really hard, to get people on board. Ayon sa American Trucking Society, ang kakulangan sa mga truck drivers ay tinatayang nasa 80,000. Kinakailangan magdagdag ng 1 million truck drivers para sa mga magre-retirong mga trucker sa susunod na 9 na taon. Para sa TFC News, Bev Llorente, ABS-CBN News, Las Vegas, Nevada. Sa pilitang pinag-unpaid leave, ang libo-libong healthcare workers na hindi bakunado kontra COVID-19 sa Canadian province na British Columbia. Nagpapatrol, Rowena Papasin. Hindi natitinag sa kanyang COVID vaccine mandate para sa mga healthcare workers ang top doctor ng British Columbia, Canada na si Dr. Bonnie Henry. Napilitang sumailalim sa unpaid leave ang mahigit na 3,000 healthcare workers na hindi bakunado matapos silang abutan ng deadline para magpabakuna nitong Oktubre 26. Meron pa rin naman silang hanggang Nobyembre 15 para makuha ang kanilang unang dose. Matapos nito, pwede silang makabalik sa trabaho ng naka-PPE makaraan ang 7 araw. May dagdag pa silang 35 araw para sa kanilang second dose. If people are in our healthcare system and not recognizing the importance of vaccination, then this is probably not the right profession for them. Hinikayat na ng Hospital Employees Union ang mga miyembro nito na sumunod sa vaccine mandate. Pero tiniyak ng grupo na para sa mga miyembro nilang pinag-unpaid leave at gustong magsampa ng kaso, titignan nila kung merong sapat na batayan para ituloy ang reklamo. Para sa Filipino-Canadian lawyer na si Melissa Remulla Briones, may kalabuang manalo ang kaso. Maraming pointing towards a denial of the claim kasi nga it's supported by the federal government. Even the Catholic religion is supporting vaccination. So parang it might fail.
Ayon pa kay Briones, tiniyak na rin ng BC Human Rights Commission na hindi ito mag-aaksayan ng oras sa mga isasampang reklamo kung ang batayan ng hindi pagpapabakuna ay personal na paniniwala lamang. Kung employment insurance naman ang pag-uusapan, malabo din anyang makakolekta ang isang empleyadong natanggal dahil ayaw nitong magpabakuna. Ang tawag dito, bona fide, good faith requirement of the employer, and its refusal is not, hindi ka pwedeng bigyan ng employment insurance because of that. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver. Bumida ang tatlong Pinay artist sa International Art Fair sa Paris. Ang isa sa mga obra na pasama pa sa auction. Mula Paris, nagpapatrol, Cory De Jesus. Muling nagbukas ang International Art Shopping sa Carousel du Louvre sa Paris. Ito'y matapos tuluyan ng magluwag ang France sa mga ipinatupad na COVID restriction. Itinampok ang mga obra ng Pinay artist na si Marites Van Vianen sa Salon International of Contemporary Art Exhibit. Ibinida niya ang mga mukha at imahe ng mga kababaihan gamit ang acrylic at oil. May pagmamalaki namang napili ang kanyang obra na Contagious 2 para sa auction. Nagpapasalamat si Marites na ang kanyang sining ay nagbigay daan din sa kawang gawa. Binigyan niya ako ng chance na makapagsabit ng mas maraming painting. At dahil dito, binigyan din niya ako ng pagkakataong makasali sa auction para makatulong sa mga batang may sakit na leukemia. Karangalan din para sa Pinay artist na si Grace Medjo na makasama sa art fair ang kanyang set of artworks na pinangalanan niyang Histoire d'Amour or Story of Love. Recycled materials ang kanyang gamit sa obra tulad ng balat ng pistache, plastic cords at bote. Ito kasi magkakasama sila. Parang kinontinuous ko siya yung history niya. Kaya ko siya tinawag na Histoire d'Amour. Kasi nag-start siya magmahal na dumami yung minahal niya. Kababaihan naman ang tema ng painting ni Marie Veronica Expert na na-i-display ang artwork sa ibang gallery. Todo suporta ang mga Pinoy sa mga kababayang kalahok sa international art. Super nakaka-proud that to be involved in this kind of international fair kasi it evolves you as a person and as well as you're showcasing the talent of all the Filipinos. Nag-organisa naman muli ng art exhibit ang Pinoy Gallery na Quadro Pintura para ipamalas ang bagong artworks mula Pilipinas, gayon din para maipakilala ang ibang Pinoy artists. Mahigit 12 artists ang nakapag-display ng kani-kanilang obra. Si Bong na galing pa ng Nice, ibinida ang obra na nagtatampok sa jeepney na ipininta kasama ng mga iconic spots tulad ng Eiffel Tower at Arc de Triomphe. Alam mo naman ang jeep, icon talaga sa Pilipinas, so lalo na ngayon medyo nawawala na. So gusto kong ibuhayin pa rin kahit nasa ibang bansa na pagmalaki na meron kaming jeep na doon lang sa amin meron. Ang bawat artwork na nakadisplay ay sumasalamin sa pag-asa at pagbangon mula pandemya. Ang Quadro Pintura Gallery ay patuloy na sumusuporta at nagbibigay ng pagkakataon sa mga Pinoy artists na maipakita ang kanilang talento sa mundo. Kasama si Marilyn Rayray para sa TFC News, Cory De Jesus, Paris, France. Dama na ang Paskong Pinoy sa Taiwan matapos magtipo ng ilan nating kababayan para sa pagpapailaw ng Christmas tree, caroling at paraffle. Nagpapatrol, Marie Yang. Dahil niluwagan na ang COVID-19 pandemic protocol sa Taiwan, nagkaroon ng oportunidad na magtipon-tipon muli ang leaders ng Filipino communities in Taiwan sa isang Christmas tree lighting ceremony sa Manila Economic and Cultural Office sa Taipei noong October 31. 3, 2, and 1! It's the time when Filipino families put up their Christmas tree. And because we are in Taiwan and not in our with our families in the Philippines, we want to bring the feel of Filipino tradition to our Meko family and to our brothers and sisters in the Filipino community, as well as our friends in the diplomatic corps.
Dumalo rin sa pagtitipon ang mga miyembro ng diplomatic corps at business communities. Kasabay rin ito ang pagtanggap sa bagong upo na chairman and resident representative ng Manila Economic and Cultural Office na si Wilfredo B. Fernandez at ang kanyang deputy na si Teodoro Luis Javilosa Jr. Nabalot palalo ng Christmas spirit ang pagtitipon dahil nangaruling ang ilang MECO staff. Nakisaya rin ang mga labor attaché mula sa Kaohsiung at Taichung. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Excited din ang lahat dahil may paraffle para sa mga dumalo. Ayon sa Philcom Northern Taiwan Secretary General Mercy Kwan, na magandang opportunity ang ganitong pagtitipon. Itong event na ito after the pandemic for how long, almost 1 year na we all know hindi tayo nagkatipon-tipon as Pilipinos nagkaroon ng gathering. So maganda itong opportunity na ginawa na and inorganize ng MECO. Imagine, ang saya-saya, nakita-kita ulit tayo. Mahirap man umuwi sa Pilipinas dahil sa pandemya, dama pa rin ng mga Pinoy sa Taiwan ang diwan ng Pasko. Para sa TFC News, Maria, ABS-CBN News, Taiwan. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para po sa ibang balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang po sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Maraming salamat, kapamilya!